pagbating malugod sa nangyari nito, iskolar at guro na nagsisidalo. Sa pangkasaysayan kumperensya nito, sa ngalan ng guning lahing Filipino. Sa hapong ito po ay matutunghayan, madalang na ngayong inyong masaksihan, minanang tradisyong isang pagpupugay sa makatang bayang Francisco of Balagtasan. Balagtasan itong debating patula ang magtutunggali dalawang makata. Ang pagtatalunay mahalagang paksa sa kugupsyo'y sinong sanhi ng paglala. Ang makatang si Dim, Nadera ang sigaw, ang may kasalanay mga mamamayan. Ang makatang si Mike, Coroza ang hiyaw, sa katiwali ay leader ang kapugan. Pagtatalo nila'y pakinggan po natin ang pangangatwiray limiing taimtim. Sa pagsisimula, sila'y salubungin ng palakpakan pong lubhang matahimtim. Magandang hapon po. Michael ang Coroza. Ako po ay makata. Mayamang mayaman sa tula at taba. Bagaman ang ama at ina ko ay mula sa Laguna, ako ay taong Maynila. Kaya po ang aking pananalinghaga, hinubog ng traffic, basura at baha. Ako po'y mayroong kabiyak ng dibdib. At saka po tatlong anak na makulit. Sa lungkot o saya, sa tamis o pait, sa Markina kami may dampang marikit. Bagaman ang buhay, kung minsan ay higipit, kami maligayat, busog sa pag-ibig. Ako po'y lumaking ang napapakinggan, matamis na himig ng ating kundiman. Kaya yaring puso'y umaawit naman ng kundimang handog sa sariling bayan. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, simoy ng amihan, himig ng kundiman sa harting ng bulaklak. Ang bango ay matimyas, ginto ang liwanag, ligid ng kung di sa imbitasyon, matamis magiliw ng minamahal nating Dr. Nita Churchill. Ang tungkuling ito'y di ko tatanggapin sapagkat bukod sa pagminimorya'y mahirap ng gawin, sa sakit ako po ay nagpapagaling. Kaya napansin ba ninyong ang aking pong boses ay namamaos pa rin? Pero dahil nga po kami, ngayon naririto
ang aming magagaway, pagdamutan po ninyo. Dr. Nita Churchill, higit po sa lahat, sa'yo'y handog namin itong aming palabas. Pwede ko po ba? Isang ama ako at aking nababatid na upang palaging maghari ang matuwid sa aking pamilyang pinakaiibig na sanhit-hantungan ng pagsusumakit. Kailangan ako'y huwarang mamasid ng aking kabiyak at anak na pasli. Sa dakilang obra ng Nunong Balagtas, Florante at Laura ang tanging pamagat. Mariing tinukoy na ang paghahangad sa yaman at puring hanging lumilipas ng taong sabait at muni ay salat ang pinakasanhi ng kasamang lahat. Sa ating pong bayan, yaong mga leader ay mga magulang ang nakakahambing. Kung ang ginagaway tumpak at magaling, dakilang huwaran marapat gayahin. Ngunit kung ang gaway lisyat pagtataksel, mga anak kaya'y anong iisipin? Kawikaanangan, ang punong mabolo ay di magbubunga ng santol o chiko. Kung ang amay isang sugarol, lasenggo, pagtatakhan pa ba kung magkakabisyo? Yaong bunso niyang ang naging modelo ng tama at mali, siyang ama mismo. Ang katiwali ay laganap sa bansa, pagkat mismong mga lider yaong ng daraya, kung pinuno na nga ang nangwawalang hiya, mamamayan pa ba ang hindi magwala? Labo-labo na lang, walang maliktama kung mismong pinuno'y nagpapakasama. Wika ni Balagtas, yaong kasamaan ng batay sa likong pag-ibig nunukal ng dapat magturong tamad na magulang. Kung pinuno'y hindi mabuting huwaran sa isip, salita, gawa't karangalan, sumpang hampas siya ng langit sa bayan. Dipadipat, ako'y humihiyaw. Ang katalo ko pala'y naiibig na ba? Dr. Bernardito Churchill, muntik na akong mahulog dahil sa haba ng salita ng katunggali ko'y nakatulog. Kaya pwede ko pang hingin ang tulong ng madlang people na nanonood? Pwede bang sa pagpupo nyo? Kayo ay gumalito. Sa lahat ng narinitong natitipong kababayan, Phil Nadera, sa inyo'y nagpupugay, handog namin sa inyo'y minanang balag
kalaga sa kapampangkay, kisotan. Ako po'y isang tayabasing sa Maynila, sinilang, kaya lumaking palabang sa araw-araw na digmaan laban sa kahirapan, pagkakapantay-pantay gamot na sining ang ginamit sa sakit at kamatayan. Ako ay isang amang may anak na pumanaw, ngunit may asawa't suplimpang sa akin ay bumubuhay. Tulad ninyong nasa harap kong pag-ibig ay umaabaw. Kaya atin ang ikalat ang pagmamahal. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pinag-aaksayahan ang tatlong magkakapatid na walang alam kundi away? Namatay na nga, ayaw pa magpatawaran! Diyos ko, ano bang meron, o anong wala ko? At meron si Atong Ang. Totoong maraming leader ang tiwali, ngunit mayroong ding malinis ang budhi. Abang kapangyarihan kapag sumisidhi ay nakalalasing gustuhin mathindi. Kapag mamamayan ka sa buwat ay sa mali, sa katiwala ay lalalang mahabdi. Sino mang dumampot ng batong pamatay, walang pahit tumis tatampot sa kamay. Ganyang parirala ang dapat iugnay kung may kasalanan itong mamamayan. Tungkol sa paglala ng korupsyong tunay, ngayon malaganap sa sariling bayan. Kaya pag humarap tayo sa ating salamin, ang ating sarili kusang usisain. Tayo ba'y kasabwat sa sakim na lider kung bakit tumala ang korupsyon man din? Tayo ba'y alyado sa pagkagupiling o tayo ang bagong bayaning makiting? Ito'y katarungang malalim na buktong, na buktong ang sagot sa buktong na tanong. Napauna ang bansa sa utang at suhol kung kaya lumala pambansang korupsyon. Sinong sisisihin sa pagkapuol? Tayong mamamayang sa suhol na burol, totoong ang leader sa kimat bulaan, sadyang pinalusok nitong mamamayan. Kung ang mamamayay laging lumalaban ay hindi uusbong ang katiwalian. Kung hindi binenta potot karapatan, mayaman mang leader talo sa halalan. Sarap ng ginawa mo, ako'y nagulantang. Akala ko ngayong hapoy hindi na balagtasan itong aking pinasok at paglalabanan. Sarap nga namang kasing tumulang may pumapatyak. Para bang sa pagtula, tayo ay iinak. Ngunit hindi, ang ating dapat maitanghal ay ang tunay na dapat manaig na katwira. Bakit nga ang bayay hindi maaakit magpakatiwali kung ang namimili ay leader na dapat gumawa ng matwi? Karaniwang taong sawa na sa haplit ng dusay ang hilpat, madilim ang isip. Liwanag ng leader ang makasasagip. Ngunit papaanong bayay maliligtas
kung mga pinuno ay gamit at sukab. Virus na mabangis ang nakakatulad ng tiwaling leader sa ating sosyedad. Sa pangungurakot, nahahawa lahat, kahit papatay na ay namumulimbat. Kaya nga ang wika ni Simon sa Pili, ni Rizal na ating pambansang bayani. Dapat nang magwakas ang pananalbahe ng mga pinunong tanging ang sarili ang itinataas habang bayay pobre hindi nakilala ang tama't mabuti. Tunay man ang bayan ay nagpapasuhol, boto'y binebenta sa tuwing eleksyon, ay dahil sa sila'y wala nang ambisyong sa kinasadlakang lusa ay umahon. Pagkat sa nagdaan mahabang panahon, mga naging lider na ulon ng ulon. Ang lider ay isang kapitan ng barko. Mga mamamayay siyang pasahero. Ang takbo ng bapor kung mabulilyaso, nasa kapitan nga ang lahat ng kargo. Sa katiwalian, kung itong gobyerno sadyang palubog na ang may salay, sino? Mali ka, Katalo. Hindi mamamayan. Ang dapat sisihin sa katiwalian malaganap ngayon sa lupang hinirang. Biktima lang sila ng mga nanlinlang na leader na kunway tanggulan ng bayan, ngunit nauuna pang sa bayay bumas lang. Tingnan Kataloy parang sa kabayo may takipang mata sa kanyang pagtakbo habang hinahampas ng among kutsero. Kumakaskas siya ng tingi diretso. Hindi pinapansin ang paligid nito, isang tutok ng tinging totoo. Hindi lamang leader ang dapat managot sa korupsyon ngayon sa bansay lumusog, kung ang mamamayay kinunsinting lubos sa kapangyarihan na nambusabos, sila rin ang sanhi ng pagkakalugmok kung kaya ang bayan ay naging hikahos. Sinisisi natin ng tiwaling leader, pero bahagi rin tayo bilang salarin. Nang sila'y maupot, tumatag ang poder, bigay dito't bigay doon ng tulong sa atin. Sa bawat problema ay may perang pakimkim, tulong daw sa krisis na dinanas natin. Pero tayo naman ay tanggap ng tulong sa ating paghihirap. Sariling mantika, kinikisang ganap, ating karapatan at laksang pangarap. Sa leader na tayong naglukluk, natahas, tayo rin ang dapat sisihin tapat. Ayaw lamang nating tanggapin sa dibdib na tayo'y bahagi ng pagmamalabis. Tayong mamamayan, kinukonsinting higit. Ang leader na dapat ay maging matuwid. Narahuyo tayo, pangako'y matamis na sila'y matapat at di magiging ganid. Dahil kapag itong madlay nakisanib sa kapangyarihang gahaman at ganit, sila rin ang dapat sisihin ng labis kung bakit lumala ang korupsyong higit.
kundi kinukonsinti, leader na limatik, di magkakasungay sa pagmamalabis. Salbahe ang kutserong sa aking hahagupin. Sisipahin ko siya tiyak na maliligpit. Akala ko ang kalamang ko ay si Michael Coroza. Yun pala siya ay si Totoy Mola. Malapit na, malapit na. Marahil sa kanyang kagwapuhan ay maihahambing at si sa tinik sa chikas ay talagang kay galing. Talagang, talagang ang aking pagtingi diretso. Hindi liku-likong gaya ng sa iyo. Mga mamamayan, ayon sa sabi mo, ay nahawa lamang sa pinunong lilo ang leader kung gayon ang sanhing totoo ng katiwaliang lumala ng husto. Pagkat ang pinuno ay poder sa tuktok, mamamayay hamak na susunod-sunod. Kung itong pinuno ay mapambusabos, lalaging ang bayan ay maghihikahos. Kung pinuno'y lulong sa pangungurakot, ang moral ng buong bayay mabubulo. Pero sinasabing ang bansa'y mahirap kapag may halalan, may pera at bigas. Mula sa barangay hanggang sa mataas, ang buhos ng pera'y kapundok na tongpats. Kaya namihasa ang leader na sukab, nagbili ng boto, madlang nasa lusak. Kaya ang korupsyon lumaking octopus sa ating gobyerno. Ngayon binusabos, pero talamaknat, wala yatang gamot na luna sa ating bansang nakalugmok. Sa bayan ng mga bulag, leader na tumutubos ay pisak ang matat, puso'y walang tibok. Ayon! 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 Ikaw nakatalo ang nagpapahayag. Sa bulag na bayay, leader ang liwanag. Kahit pa ang mata ay kirat o pisak, tanaw rin ang daan paahon sa lusa. Ngunit kung ang mismong leader ang bumulag, sa bayan ay sinong makapagliligtas? Mga mamamayay, makapagbabangon kung may magbibigay ng tamang direksyon. Himagsik sa eksay, sana humantong. Mga leader nooy, nasa poder ngayon. Malala sa atin, bayan ng korupsyon. Pagkat ang maraming leader ay traitor. Kung ano ang uri nitong mamamayan, siya rin ang uri ng pamahalaan. Mamayan lagi na sunod-sunuran, na laging alipin isip at katwiran. Pero pag di payag sa katiwalian, nag-isang miti ay handang lumaban. Sabi ni Mapini, ang mithiing mataos, itong himagsikan, dapat ay panloob. Ang ating sarili ang unang makalos kapag umaapaw ang tiwalit buktot sa tanging timbangan ng bukal na loob. Ating mamamayan, takalin ng lubos. Pamabimabibini ka pa, ha? Marcelo del Pilar! Paham ng panite na propagandista ang minsay bumibig. Sabi niya, salamat sa iyo, Haring Sakdal Bangis. Salamat sa iyong bigay na pasakit. Kung hindi mo kayang bayay matangkilik, ano't nagpuno kay walang nagpipilit. Sa palad ng isang leader na matino, mithi ng bayay sa tiyan
nabubuo. Kung saan tutuloy, kung saan liliko, ang bayay leader din yaong magtuturo. Sa katiwalian, kung ang bayan ay bigo, ay dahil tiwali ang mga namumuno. Pero nalimot mong mula di kay Del Pilar. Ganitong habilin ng isinalaysay, mapanglaw na sumpa ng puong may kapal, sa tamad na puso ay kalumbay-lumbay, kayong nagpabaya sa sariling bayan, anya'y dapat lang aking pabayaan. Mga mamamayan ng bantok na Pransa, pinabagsak nila palalong Bastilya, dinastiya noon ng matandang China, binuwag na pader na nag-alsang masa. Mayroon din tayong pag-aalsang EDSA. Ano ang nangyari sa layak pag-asa? May dapat mamuno at dapat pamunuan upang magkaisa, mithi magtagumpay. Kung makikihalo lahat sa kalamay, baka sapin-sapin ay maging palitaw. Kung pinuno'y tapat, may huwarong dangal. Sa bansa ay walang korupsyong iiran. Sa paglala ng korupsyon, sinong dapat sisihin? Walang iba kundi ang ST Queen na si Gretchen. Ang telesere queen na si Claudine. O ang itchy berry na si Marjorie. Gusto na o mga makata, ihinto na muna ang inyong pagtula. Narinig na namin matayog na diwak tungkol sa usapin na inyong pinaksa. Nakandiwa akong di ngayon nahahatol kung alin ang tama, kung alin ang kulpol. Bayang nakikinig, kayo ang tumugon, bakit nga malala ngayon ang korupsyon? Dalawang makatang nagtalo dito, palakpakan natin lubhang masigabot. Hanggang sa susunod inyong pagtatalo, laging pangangalay, lahi Pilipino.